Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Ramdam na. Ramdam ang epekto ng matinding init ng panahon sa buong bansa. Hindi lang sa kalusugan, kundi pati sa mga alagang hayop at maging sa pag-aaral ng mga estudyante at lalo na sa supply ng tubig. Ang mataas na heat index ngayon tagaraw ay itinuturing ng ilang sektor na wake up call para sa gobyerno na tumugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, partikular ang kakulangan ng infrastruktura at hindi sapat na sistema ng bentilasyon sa mga silid-aralan. Samantala, yeah. Sa sports, ay hindi pala. Hinimok naman ng pamahalaan ang publiko, lalo na ang mga residente sa Metro Manila, na magtipid. Magtipid sa tubig. Yun. Habang patuloy na bumababa ang water. Ano? Water level. Mm-hmm. Sa mga dam, epekto ng El Nino phenomenon at summer season. Talagang may summer tayo. Summer, ha? Mm-hmm. Sa harap ng tumataas na konsumo at kakulangan naman ng ulan. Inirekomenda ng Task Force El Nino ang ilang paraan para makatipid ng tubig, gaya ng paggamit ng timba at tabo sa paliligo imbis na shower. Mm-hmm. Hindi palaging pag-flush ng inidoro. Ayun. Lalo na kung jingle lang naman. Oho. Teka muna. Pwede ba yun? Hindi yata parang magandang payo yun. Ah. Mapanghiyata ang dating nun. Oo, parang mapanghiyata yun. Merong mga, kwan, may mga pamamaraan na iba. May mga toilet bowl, na umbachero. Waterless. Waterless. Yung urinal. Urinal. O kaya naman kung umbachero, merong kwan, yung magaling ilang kalahating tabulan, lumulubog na. Ayun, merong ganun. Oo. At iwasang gumamit ng bidet. Ayun. Ha? Pati yun? Oo, sabi, iwasang gumamit ng bidet. Eh, ano na lang? Eh, tabo nga. Eh, hindi tayo. Ah, tabo. Eh, mas marami. Mas magastos nga yun eh. Mas magastos yun. Mas makonsumo nga yung tabo eh. Gusto niyo ipaliwanag ko? Eh, ganito yan. Sa bidet, sa bidet, hindi ka aabot na isang tabo. Hindi, tapos, hindi talaga. Hindi talaga. Ano na, super clean na. Talaga. Nag-imagine talaga. Imagine ninyo. Imagine. Subukan nyo. Subukan nyo lang. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Dos. Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos for dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos for dos. Hahataw ng to. Urado ka, dos por dos. Ang katotohanan, dala nila, dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto ton, umasa ka, dos por dos. Hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Tuloy pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Ano po bang ginagawa ninyo, mga kapitbahay, mga kapuso, mga kapamilya, para malabanan ng init ng panahon?
bukod sa class suspension na nangyayari kabi-kabila, at asahan nating dadami pa yan kung batsyero. Mukhang ganun talaga ang kailangan gawin, ano? Magbawas ng face-to-face classes at gawin na lang munang online. Sa mga bahay naman, anong mga kailangan nating gawin para malabanan ng init nang hindi kumukonsumo ng malakas na kuryente at malakas na tubig? Paano ba yun? Paano ba natin gagawin yun? Medyo mahirap yata yun. Mahirap yun. Dahil, sipsipin mo, sa panahon ngayon, kailangan mo magbukas ng electric fan kahit paano. At hindi lang nakabukas, kumbansyero, nakatutok. Nakatutok. Karamihan ngayon ang electric fan nila, nakatutok. 24 oras! Yung hindi na yung nagsuswing na gano'n, ino-off na nila yung pagsuswing, nakatutok na lang gano'n. Merong, di ba merong mga electric pa na may tubig, may mist. May mist, meron gano'n. Sisipunin ka naman doon. Lalo na ikaw. Ako, sisipunin pa naman ako. Meron niya ako sa kilala, lagi may tapi sa likod. Ako yun. May sapi. May sapi sa likod. May sapi sa likod. Dahil pag, yun, totoo yun. Kapag ganitong mainit na panahon, lagi ako diyan sa bagko, lagi akong may good morning towel. Good morning towel. Para pag nabasa yung damit ko, lalo na sa likod, isinasapi ko na yun. Dahil pag sipon ang aabot-aabotin mo. Pag natuyuan ka ng pawis. Lalo pa kung ang damit mong suot ay yung cotton. Yung cotton. Yung kumakapit yung tubig. Totoo. Meron ang mga damit ngayon, yung dry fit na kung tawagin. Yun, madaling matuyo. Pang-exercise. Pang-exercise. Sandali lang, mahangin na lang ng konti, natutuyo. Yun. Yung cotton, naku po. Parang patatagalin sa likod mo yun. At hanggang magka-pulmonya ka. Ayun, yun ang talagang plano ng cotton na yun. Kaya ang purpose nung ng towel, ng good morning, ng good morning towel, malabanan. Yan. Yun, yung perwisyong dala ng cotton shirt mo. Pero parang mahirap yata pinapagawa mo, paisip mo sa ating mga kababayan. Alin doon? Yung good morning towel? Hindi. Yung magtitipid ka ng ng tubig? Lalabanan mo ang init ng panahon na hindi ka kukonsumo masyado ng kuryente. Nagtitipid ka sa kuryente at ng tubig. Ayun, totoo yun. Mahirap naman. Nag-iisip tuloy ako. Paano ba? Hindi ba tayo ini-encourage, inihimok ng mga doktor o ng mga nakakaintindi na uminom ka ng at least 12 glasses of water. Ano kailangan? War. 12 na. Hindi lang 8? Engineer Tony Nanggil, dati pagka-ordinaryong panahon. 8 lang. 8 glasses of water. Pero pag ganitong sobrang init. Kailangan daw 12. 12 na. Dahil nga sa nadidehydrate ka. Tama pala si Engineer Tony Nanggil. Engineer, tama yung sinabi mo, 12. Ano pa? Sa mga bahay, yun yung mga siguro yung pinaglabhan, kumbatsero. Yan. Pwede ng pambuhos sa tama. Sa inidoro 'yon. Iipunin kaysa pero yung payo na wag i-flush, parang hindi ako sangayon doon. Mamamanghi 'yun eh. Umihi ka sa bowl. Oo. Pinakamainam na, wag ka nang umihi sa bowl. Yun na lang, wag ka na. Umahanap ka na lang ng sulok-sulok diyan. Alam ba sa bahay niyo? Uh-uh. Kung meron kang mga halamanan doon, doon na lang sa halamanan. Aba, magiging healthy pa yung halaman. Healthy pa yung halaman, 'di ba? Kaysa sa pero yung umihi ka sa inidoro tapos hindi mo ipa-flush. Ew! Alam niyo, may mga ihi pa ng ubod ng panghe. Lalo na yung mga diabetic. Hindi naman. Matamis nga. Hindi ba? Pinupuntahan ng langgam. Yun nga daw ang palatandaan kapag ikaw ay medyo nagkaka-diabetes na nang hindi mo alam. Pag nilanggam yung ihi. Totoo ba yun, kumbachero? Totoo yun, kumbachero. Ang langgam talaga ay napakagaling. Uh-huh. Alam na alam ng langgam pag lilindol. Uh-huh. Alam din ng langgam kung may diabetes ka. Kaya huwag ninyong pinupuksa ang mga langgam sa inyong lugar. Pagkakilagat ka, medyo lalabang ka. Pero pag hindi ka naman inaano, huwag kang ano. Nakaano ka eh. Ayan, pero yung bidet, matipid nga sa tubig yun eh. Matipid. Ayan, tinan mo, si UL. Bihira lang natin mapasang-ayon ito. Tumatango talagang. Naka-smid pa. Di ba? Di ba, UL? Oh. Ilang pislit lang,
ilang pislit lang, linis agad. Talaga. Kaysa sa isang tabo mo, dahil tabo, hawak-hawak hindi mo. Hindi pa nga sumusit eh. Eh paano kung medyo tight ang muscle mo? Medyo hindi ka makaabot sa likod na gano'n. Tama. Hirap na hirap ka. Dito, sasablay. Kukuha ka nga uli na yan. Napadami pa. Napadami ka pa. Huwag yung pinagtitripan yung bidet. Mga bidet. Gusto nyo pang gumaya tayo sa mga kano. Pati sa mga kana. Oo, na hindi nag... At mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Katjeri. Naalala ko tulad na si Boss Alan Encarnacion eh. Walang biday dun sa napuntang hotel. Sabi pa na, ano ba naman ginagawa ng mga gamit na eka yung pinakinuman ng tubig yung andini pa? Baka ako, malaki ka ako gamit yan. yung basyo. Ay talaga ganun ang mangyayari. Yan ang mga Pilipino. Yan ang mga Pilipino, mga kababayan. Maparaan. Oh. At hindi mapapalagay hanggang hindi nagkahuhugas. Iba 'yun eh. Pero sa kanila? Ay nako. Hindi naman tayo taga ron eh. Hindi naman sa biglang dinanggi ngayon. Dati taga-America. Dati doon sa atin, doon sa kanila. Hindi, pero hindi ko talaga makanya. Paano 'yun? Parang ang hirap 'yun. Mahirap 'yun. Hirap 'yun. Sigurado may sasabit. Jerry Pop at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZ. Pasintabi po sa mga nag-almusal dyan. Ito'y real talk lang. Saka, at pagtitipid. Marami rin ho tayong magagawang pagtitipid tulad ng, yun nga, sa bahay, yung pagsabihan nyo yung mga kasama nyo sa bahay, pag maghuhugas ng pinggan, wag yung tuloy-tuloy na naka-full blast yung gripo. Mag-ipon sa palanggana. Naman eh. Saka doon maghugas ng plato. Saka kung bachero, napaka-importante na kapag kumakain ng isang pamilya, hayaan mo lang matapos lahat bago mag-urong. Ayan, hindi yung paisa-isa. Hindi yung paisa-isa. Ayan, maganda ring tip yan. At doon sa paliligo, sa shower. Sa shower din, pati yung pag-shower. Sa tingin ko, hindi rin ganun ka-gastos yun eh. Lalo na kung nagsasabon ka, patayin mo muna yung... Huwag kang nagsasabon, tapos tuloy-tuloy yung... Naghihilod ka, tuloy-tuloy yung... Meron kasi mga naghihilod, gusto nakikita yung libag-libag yung na natatanggal. Oh, galing. Nagaganyan, ginaganyan. Ang dami. Ang dami ko pa lang. Libag. Pero nakabukas yung shower pero nakaiwas siya. Di tama 'yun. Patayin niya muna. Huwag 'yun, huwag niyong gagawin dito 'yun. Sa ibang bansa siguro. Pag sa kanila, pag napunta kayo sa kanila, gawin niyo 'yun tuloy-tuloy. Amira, saka pag naghihilod ka na. Naghihilod ka na. Total may bimpo naman diyan. Bimpo. Ayun ang lagyan mo ng sabon. Sabon mo, sa pabulain mo. Basahin mo muna. Basahin mo muna. Pabulain. Saka 'yun ang ihilod mo. Ikaskas mo sa katawan mo. Huwag ka nang nagbabao ng bato. Wala na, hindi na biyahe ka sa ibang lugar. Baka saka ang bigat noon, mag-overweight ka pa sa bagahe mo. Ayan, marami tayong pwedeng gawing pagtitipid. Hindi lang dito sa mga rekomendasyon na ito ng Task Force El Nino. Sino ba itong nagre-recommendan na ito na huwag bubuhusan yung ihi? Medyo, sino ba yung mother? Sino ba yung nagmungkahi na yan? Hindi pa ba nakakaamoy ng kapanghian sa ng ihi yan? Medyo off po yun. Medyo off. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajeri. Yung pagsusuot ng panty. May kumukontra. Medyo pala, isa palang malaking usapin yan, mother. Ha? Mother, akala natin eh. Si mother kasi, walang problema yan eh. Dati pala, kahit hindi pa umiimik ito si Congresswoman Garin. Dati na niyang ginagawa. Presko daw eh. Kaya nga nagkaroon ng kante. Di ba? Yung kanta. Asawa ni Marie. Araw gabi. Wala. ba't ba naman kasi yung asawa ni Marie na yun yung magpapanti? Lalaki nga yung asawa ni Marie. Kaya sabi ni Dr. Tony Liachon,
Ah, si Dr. Tony Lechon ba yung kumontra? Kay, sabi ni, ni Dr. Tony Lechon, opinion ko lang naman to. Opinion ko lang naman, hindi ito ng Mayo Clinic. Ng Mayo Clinic. Hindi na Mayo Clinic. Pero ang mungkahin ni Dr. Tony Lechon, underwear ka pa rin. Mag-underwear pa rin. Bakit daw? Bakit? Ano, masama ba ang hindi nagsusuot ng panty o brit sa bahay? Ano? ito, babasahin ko lang yung sinabi. Yung message ni Dr. Tony. Sabi ni Dr. Tony Lechon, ito yung balita eh. Lechon urges women to continue wearing underwear. Aba. So kabaliktaran nung sinabi ni Congresswoman Garin. Oo, yun yung binigyan din niya. At ang sabi niya, rito kong Bachero. It's your choice. Oo nga naman, pagka daw ikaw ay paupo-upo kung saan. Uh-oh. Tapos eh wala kang underwear. Wala kang... Baka pasukin ng kung ano. Lalo na kung may langgam. Babalik na naman tayo sa langgam. Ang tindi pa naman ng langgam. Pag nakakita na matamis yan. Yun nga, personal choice, tama. Personal choice. Meron namang nasa sa inyo 'yun. Meron namang komportable kahit hindi pa mainit ang panahon. Talagang may kilala nga ako eh, kumbachero, hindi lang si Mother, ha. Kahit tagulan. Kahit tagulan. Hindi talaga nag-under. Hindi ko naman to sa dibdib. Sa dibdib. Ah, hindi talaga nagbabra. Naiinitan siguro. Naiinitan. Hindi sa bagay, in-announce din naman niya. Mm-hmm. Hindi raw siya nagbabra. Alam mo kung sino? Sino ba yan? Si Sue Ramirez. Ah, yung Sue Ramirez. Artista? Artista. Uh-oh. Tanong mo kay Kong Albi. alam ba ni Mayor kasi yan? Kasi mamanugangin niya yun eh. Ah, ganun. Yung girlfriend ni Javi. Ni Javi. Ayun. Hindi din daw nagbabra. Kala mo, Vicky, kailangan lagyan. Ba't ba naman pinag-uusapan natin? Ayan. Nako. Eh kayo ho. Meron ho kayo sa inyong sari-sarili na pamamaraan para makapagtipid at sa sari-sarili nating pamamaraan para malabanan ang init ng panahon. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Achi, ahiya, Mr. Jerome Tang. Lakyam Chap Kauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time. Katunying at Kajerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang kaming Dalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, atres ng Abril 2024, narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Dating Senador Manny Villar, nag-iisang Pinoy na nakapasok sa top 200 list ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Mahigit 1,000 Pinoy workers makikinabang sa expansion project ng isang Japanese firm sa SBMA. Mga lugar na nagsuspindi ng in-person classes dahil sa init ng panahon na dagdagan pa. Pilipinas at mga kaalyadong bansa magkakasa ng anti-submarine drills sa West Philippine Sea.
Tulong ng PNP, hiningi ng Senado para maaresto si Pastor Apollo Quiboloy. Mahigit 100 manok at bibe namatay sa Mindanao dahil sa mainit na panahon. Ayun. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, si dating Senate President Manny Villar pa rin ang pinakamayamang tao sa Pilipinas at tanging Pilipino na nakapasok sa listahan ng Forbes Magazine Top 200 Billionaires sa buong mundo ngayong taon. Sa listahan na inilabas ng Forbes Magazine, lumundag ng 42 puesto, pang-42 puesto, si Villar na ngayon ay, pang-109 na po. Ayun. 42 ang inilundag, 42 spots. Spots ang inilundag na may net worth na 11 billion tito dollars. Man. Tito, tito. Tito. Ayan, tito, I miss you. May picture tayo, may tito. Naalala mo ba yung picture natin? Oh. Sa crossings. Tsaka doon sa coffee project. Tumaas ng 8.6 billion dollars ang net worth niya noong nakaraang taon. Nananatili naman sa ikalawang pinakamayaman sa Pilipinas si Ports Magnet Enrique Razon na may net worth na $10 billion, at pangatlo naman si Boss, si Ninong, si Boss Ramon ang $3.5 billion. Ang magkakapatid naman na si ng SM Investments na sina Tito Hans, Kuya Henry, Tito Herbert at Big Boy. Sino ba yung Big Boy? Sino ba ang big boy sa yung kanila? Yung big boy si, di ba? Ang pangalan ay Hans, Henry, Herbert, Harley. Si Harley. Teresita, si Harley. Si Harley, oh. Hindi, motor yun eh. Ah, sa bagay. Dali na makausap. Teresita at Elizabeth. Ang pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-walo, at pang-siyam, at pang-sampu na may, pinagsamang yaman na $14.4 billion. Pangmito, pangpito sa CLT Group founder Chairman Lucio Dan na may net worth na $2.5 billion. Alas 6:28 na ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Mag-hire ang Japanese firm Sanyo Denki Philippines Incorporated ng 1,500 manggagawa para sa 2.3 billion pesos na Subic Freeport expansion. Ayon sa SBMA, plano ng kumpanyang itaas ang produksyon ng uninterrupted power supplies, cooling fans, servo amplifiers at stepping motors. Matatandaang isinagawa ang blessing at inauguration ceremony para sa phase 4 expansion ng proyekto sa Subic Technopark nitong Marso. Sa ngayon, may 3 factory building at 1 technology center ang branch ng kumpanya sa Pilipinas. Sikat tong Sanyo eh. Oh, di ba sa electric pan? Di ba dati pa? Ngayon pa lang ginagawa nila diyan ay UPS. Meron ng UPS interrupted power supply. Siguro baka tamang pang-computer. Oo, saka ito baka kailangan ng ka-up to. Tama. Meron kaya niyang pangbahay? Yung pag nag-brown out kay automatic, may kuryente ka. May kuryente. Pero baka nga, no? Baka, magaling to. Pagka Japanese, magaling eh. Magaling sa technology. Ito, cooling fans. Tama-tama. Kailangan natin yan. Alas 6:30 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Matanama budiha. Gising na ba kayo? Ilan pang lugar sa 7 rehiyon sa bansa ang nagsuspende ng face-to-face classes kahapon dahil sa tinding init ng panahon. Ayon sa DepEd, karamihan sa mga nagsuspende ng classes ay matatagpuan sa Metro Manila, maging sa Region 5, Region 6, 8, 9 at 12. Sinabi ng DepEd na ang apektadong rehiyon ay nagpatupad ng alternative delivery modes upang matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng naranasang napakataas na heat index sa bansa. Alas 6:30 na ng umaga, lakyampwa, may go signal na ang Department of Education sa mga paaralan para magsuspinde
ng face-to-face classes dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas ng DepEd, maaaring gawing batayan ng mga school principals sa pagsuspende ng face-to-face classes ang abiso galing sa PAGASA kaugnay sa mararanasang heat index sa lugar sakaling walang inilabas na direktiba ang LGU hinggil dito. Sa bagay, katulad na limbawa kung bachero ni Mayor Along Malapitan, si Mayor Along Malapitan ng Caloocan, Si Mayor Along, matipid sa tubig yan. Si Mayor Along, sabi niya kung bachero, hindi na kailangan na intayin yung LGU eh. Ang mga eskwelahan mismo. Kaya nga sabi talaga, niya, o totoo naman. Batay po sa rekomendasyon ng Caloocan Schools Division Office na sa pagpapasya po ng mga punong guro sa bawat paaralan ang pagpapatupad ng blended learning o maging ang suspensyon ng klase sa kani-kanilang paaralan dulot ng nararanasang mainit na panahon. So si principal, pwede na. Sa principal level pa lang ay pwede na. Basta't merong kapalit na gagawin tulad doon, yung blended learning. O kaya kumbachero, kahit na suspension talaga ng klase altogether. Kapag sobrang init na talaga. Pag sobrang init ng panahon. Dahil ang priority dito ay ang kalusugan at well-being ng ating mga mag-aaral at pati teacher. Pati teacher. Pwede yan. Pwede ipayubayan. Huwag nyo lang ipapaubaya sa mga estudyante. Ha? Ay, huwag. Pag isang estudyante, kahit tagulan, walang pasok. Laging walang pasok yan. Plano ng Pilipinas, Amerika at Japan, pati na rin ang Australia na magkasa ng anti-submarine drills sa West Philippine Sea. Ito raw po'y gaganapin sa Abril 7, sa linggo. Sa linggo? Oo. Sa linggo pa? Sa linggo. Sa report ng sa report ng Kyoto News Agency, magiging unang sigwada ito ng full-fledged exercise ng mga navy ng apat na bansa sa gitna ng aggression ng China. Alas 6:33 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nagpasak lolo na ang Senado sa Philippine National Police para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Davao Police Spokesperson Captain Hazel Tuazon, humingi ang Senate Security Office ng Police Assistant sa Camp Crame para ipatupad ang arrest order laban kay Kibuloy. Gayunman, sinabi ni Tuazon na wala pang natatanggap na kopya ng arrest order ang lokal na pulisya. Susunod! Tito Boy! Naglalabasan ang mga survey pero nagbabagsakan ang mga matataas na opisyal natin sa survey. Pero meron daw isa. Meron daw isang tumaas pa. Aba. Totoo ba ito? Sino siya? Aba? Sino siya? Sino si Teddy? Ayan. At mamaya may follow-up tayo dun sa isang kapitan ng barangay dyan sa Bicol Region na nakaligtas sa tiyak na kamatayan dahil inambush. Ito pala may kinasuhan sa ombudsman. Mamaya, antawayan na natin ang mga follow-up dyan sa pagpapatuloy ng ACS Balita alas 6:34. This time check is brought to you by Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! At pag Yuhu! Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Maraming hanggang ngayon ay nagre-react doon sa hindi pagsusuot ng panty, ano? Uh-uh. Sabi ni Lily Ruy Vivar, uncomfortable po without underwear. Merong komportable, syempre lalo na yung mga nasanay na kumbachero. Na laging may suot, ano? Para kasi siguro pakiramdam mo para kang laging sinisilipan. Tama. Parang ganoon ang ikaw ba kumbachero? Ganoon, naranasan.
Naranasan ko na rin magkaguliti. Meron kami kasama dito, lagi may guliti. Totoo ba yun, Yuel? Kapag nagkakaguliti, ibig sabihin, namboboso. Hindi, nung araw talaga, nung maliliit pa tayo, pagka nagkaguliti ka, namboso ka siguro, no? Eh, siyempre, hindi mo na maitanggi. May mga nagsasabi naman na baka naman lalo tayong magkaroon ng problema sa populasyon kapag laging ganyang walang panty. Pwede rin. May maraming mangyari yun. Lalo pat hindi mo man alam, hindi man alam ni Mister, pero dahil sinasabi ni Mrs., wala akong panty. Para bagang, mother, di ba? Di ba? Wala akong suot. Baka uwi ni tatay, ni Mister, eh pagod na pagod, bigla sasabihin, "Hoy, wala ang panty." Ay, nako buhay. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Si House Speaker Martin Romualdez ang lamang ang tumaas ang satisfaction at trust rating sa lahat ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa Tangeray survey nitong Marso, Selyado ni Romualdez ang 41% satisfaction rating, 1% na tumaas kumpara sa 40% noong Pebrero. Umangat din sa 52% ang trust rating ng House Speaker mula sa dating 51%. Yeah. Pinakamataas ang tiwala ng mga residente ng Visayas kay Speaker Romualdez, habang pinakamababa dito sa Metro Manila. Bagamat nananatiling mataas, bumaba sa 41% at 54% ang satisfaction at trust ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos, habang ni Pangulong Bongbong Marcos, habang 54 at 64% naman ang naging ratings ni Vice President Sara Duterte. Si Senate President Zubiri nakakuha ng 41% satisfaction at 52% trust ratings noong isang buwan. 34% and 39% naman ang satisfaction at trust ratings ang ibinigay ng publiko kay Chief Justice Alexander Gesmundo. 6:44 ng umaga, tinawag ng PIDEA na fake news ang operational documents noong March 2012 na kumakalat sa social media laban kay dating senador at ngayon ay Pangulong BBM. Ayon sa PIDEA, maaaring makagawa ng pekeng video, dokumento at kapanipaniwalang pahayag sa pamamagitan ng artificial intelligence. Nagsorry naman ang pahayagang The Daily Tribune dahil na ipost nila sa kanilang social media ang naturang impormasyon. Ayun. Sabi nila, ito ay isang irresponsibleng social media. Ayun. At least umamin. Nagsorry. Alas 6:44 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Sinuspende ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng frozen galunggong, bonito at mackerel sa bansa. Naglabas ng Memorandum Order 14 si DA Secretary Francisco Chu Laurel kaugnay ng suspension na magiging epektibo 15 araw matapos na maipalabas ang kautusan. Ayon sa kalihim, sinuspindi niya ang importasyon ng mga natukoy na isda upang maiwasan ang pagbebenta nito sa mga palengke. Oo nga, mga galunggong na nakikita natin dito, imported na. Imported na. Alam na alam mong hindi Pilipino. Hindi Pilipino . Bakit? Singkit? Singkit. Paliwanag ng kalihim, tumanggap siya ng mga report na sa halip na nagamit ang mga inaangkat na magamit ang mga inaangkat na isda sa canning at processing industry ay ibinebenta ito sa wet market at maging sa mga supermarket. Nadali mo, Secretary. Dahil dito, magdaragdag na ng requirements ang DA sa lahat ng imported fish products sa ilalim ng Fisheries Administrative Order 195. Sinabi ng kalihim na dapat lahat ng mga aangkating isda ay may malinaw at nababasang label kung saan nakasulat na lahat ng imported fish products ay para lamang sa canning purposes at hindi pambenta sa palengke. Yun, dapat yun. Na maliwanag at naipatutupad yun. Sa bigas naman ay inaayos na rin ngayon ng Department of Agriculture
yung naging problema, kumbachero, doon sa voucher. Sa voucher, oo. Nasa mga reklamo daw yung mga merchants. Mm-mm. Alibawa, may voucher yung magsasaka. Voucher para sa fertilizer. Ayan. Kaya sa iba pang mga sa binhi. Sa binhi. Papalit nila dun sa kwan, sa merchant. Merchant. Hindi, wala yan. Hindi man nagbabayad yung gobyerno. Ayaw, yun nga. Dahil hindi nababayaran. Malaki daw sa mga hindi nabayaran ay yung last year, yung nakaraang tagtuyot, kumbachero. Pero yan daw po ay inaayos na ng Department of Agriculture at sinasailalim na sa review ang voucher system ng National Rice Program para pakinabangan ng mga magsasaka natin. Mingi lang kami ng dispensa sa mga nanonood sa atin sa YouTube. May bakit? Problema ano tayo nangyari sa YouTube? Partner, ano nangyari sa atin sa YouTube? Wala tayo signal sa YouTube. Sa Facebook. Sa Facebook naman buhay okay pa naman. Buhay pero pa. Sa YouTube, nagkakaproblema tayo. Oh. Baka daw napanghihan dun sa ating pinag-uusapan. Pambihirang pati siya. Hindi, mabalik tayo ulit. Dun sa mga magsasaka natin na may hawak po ng voucher, huwag mo na itatapon niya. Sabi, wala naman palang kwenta itong voucher na ito. Inaayos daw po ng Department of Agriculture. Sa Department of Agriculture. 6:47 ng umaga, sinuportahan ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na layong palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Ayon kay Carpio, tama ang pagpapalabas ng EO-57 na ginawa ng Pangulo upang magkaroon ng iisang konseho na hawak sa lahat ng datos hinggil sa maritime concerns ng bansa. Mahigit 100 manok ang namatay sa init ng panahon sa General Santos City. Sa poultry farm sa Barangay Sinawal, nasa 150 manok ang nasawi. Nito lang Marso, karamihan ay 15 days old pa lamang. Sa Tugbungan, Zamboanga City, nasa 3,000 bibi naman ang apektado ng mainit na panahon kung saan 3 ang namatay noong isang buwan. Ayon kay Jaime Iloreg, caretaker ng poultry farm, nangihina ang mga bibi sa sobrang init, lalo kung nawawalan ng inuming tubig. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Come on! Kumusta mga nasa biyahe, papasok sa kanilang trabaho, chill-chill lang ha. Chillax lang ha. Doon sa mga dumadaan dyan sa EDSA, nakikita nyo ba yung mga iniwan dyan, ang dalawang private contractors? Naayos na ng DPWH. Ang kung pala, dahil nakialam na ang DPWH, parang ang sinabi ni District Engineer Lloyd Dabusa ng Quezon City. Itabi mo, ako na. Obo. Matindi pala itong si Tita Lloyd. Itabi mo, ako na. Tinabig pang ganun. Parang, tinabig pa. Di Lloyd Dabusa, magandang morning. Magandang morning. Yan ang kailangan natin. Pati si Kwan, di ba yung kinukwento ko sa'yo, si Kuya Aris, si Engineer Aris Ramos, ganun din eh. Sa MMDA. Sa DPWH din, pero Eastern Metro Manila naman ang... May parte rin doon na sakop niya. Kami na nga. Tabigin niyo yung mga perwisyong mga private contractor na yan. At may action na ba ang Globe dyan? May magsalita din ng Globe dyan, kumbachero. Kasi ang nangyari, ito po nangyari. Nung una, na hindi pa natin alam na telco project yan,
Eh, ang minumura ng tao dyan ay DPWH at MMDA. Oh. Eh, kamukat-mukat mo, ito pala ay project. Maganda na may project ng Globe. At saka kailangan gawin po yan ng Globe. Paglalatag ng mga kable yan para maganda servisyo sa atin. Para ma-improve ang kanilang services. Eh, kaya ang ginagawa po naman ng Globe, hindi naman sila ang maghuhukay dyan eh. Mag-outsource yan. Kukuha ng private contractor. Ganun na nga. Kaya lang ito nakuha nila. Naku po. Dispalinghado pala. Naku po eh. Pumerwisyo sa napakarami. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. Tatlong minuto na lang, alas 7 na. Meron tayong mga kakausap. Isang barangay, dati ba? Dati hindi na siya kapitan ngayon, UL. Dating kapitan ng barangay diyan sa isang lugar sa Bicol, nakaligtas sa ambush. Para pala si Kanto eh, para si Keanu Reeves. Parang si Keanu Reeves. Parang yung si ano ala nitong sa Warrior. Warrior. Ayan, ayan no. Hindi oo nga no. Ang tindi noon. Nakalimutan ko pangalan noon. Ano kaya? Meron kaya siyang anting-anting? O baka nga. Meron kaya siyang agimat? Oo. Nakaligtas at tiyak na kamatayan. At ito pala may kinasuhan sa ombudsman. Mga kausap po natin si Kapitan Alwin Nimo. Chairman, magandang morning! Si Kajerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po Katunying at Kajerry sa lahat ng viewers and listeners po ng programa ninyo. Apo. Nakaupo pa ba kayong Kapitan ngayon? Graduate na po ako, Katunying and Kajerry. Ah, graduate na. 2018 pa po. Oo. Sa Anislag, Daraga, Albay. Opo. Pero kayo'y inambush. Antindi nung... Ito, pinapakita namin dito yung mga tama ng bala sa inyong sasakyan. Uh-huh. Mga ilang, ilang tama ho ito? Siguro po, mga 17 na bala po ng M16 yung tumama sa sasakyan po. 17. Armalite pa pala, no? Yes po, Armalite. Ilan ho yung ano? Ilan yung mga suspects? Bali po, doon sa nakita namin, apat sila. Dalawa yung nakaangkas sa motor. Mm-hmm. And dalawa po yung hitman na bumabaril sa amin while tumatakbo po yung sasakyan. Dalawang riding in tandem. Opo, dalawang motor. Oo, nakasakay sa motor. Wala hong tinamaan sa inyo, Kapitan? So far po, ka-Jerry and ka-Tunying, wala naman pong nag-penetrate kahit isang bala. Ayun ba, Eric? Bulletproof ba itong sasakyan nyo? Opo. Ayun. Kaya sa, pala, no? Tama sa gilid, may tama sa windshield. May tama sa harap. Oh. Oo. Kaya nga, kung hindi bulletproof yan, di... Wala nang tayong kinakausap ngayon. Ubus yan. Actually po, Kajerry and Katunying, yung unang burst talaga ng bala, nakafocus sila sa passenger side sa unahan. Kasi siguro nag-iisip sila na doon po ako nakaupo. Kayo talaga target? Opo. Malinaw po doon sa tama ng bala ay nung sasakyan. Passenger side. Passenger side po yung target nila. Hindi nila alam na kayo yung nagmamaneho. Nasa likod po ako. Hindi, malamang yan, kinaising po kayo niyan eh. Nakita, sumakay kayo sa passenger side. Yes po, ang nangyari po, ako talaga every time, dahil pag medyo madilim na, sumasakay po ako sa passenger side sa unahan. But while moving na po ang vehicle, nagpapalit po kami ng security ko sa loob. Lumilipat yung security ko sa unahan, ako po lumilipat naman sa likod. Yun eh. May bago ho nangyari ito, meron bang mga banta sa inyong buhay? Meron bang galit sa inyo? Actually po, Katunying and Kajerry, kaya po ako nag-file sa ombudsman ng graft and direct bribery na kaso sa gobernador ng Albay. Kasi may natatanggap na po ako ng mga threat na habang hawak-hawak ko daw po yung weteng payola na weakling natatanggap niya, nang umupo siyang vice governor noon 2019 to 2022, hindi daw po ako matatahimik. Kaya napilitan po akong mag-file na lang sa ombudsman para sabi ko, dalhin na lang to sa legal para if ever ano man ang mangyari at least alam po ng buong Albay. Uh-huh. Nag-file po ako last February 13. Akala ko
siyempre, hindi nila i-excuse yung pagbabanta nga sa buhay ko. But talagang siguro nararamdaman na nila na malamang talagang magiging guilty dun sa nilabas ko pong kaso, eh pinatrabaho po talaga ako. Mm-hmm. Kasi siguro naniniwala sila sa kasabihan na dead men tell no tales. Oo. Sino tinutukoy niyong kinasuhan niyo sa ombudsman, Kap? Ang incumbent na governor po ng Albay ngayon, si Edsel Greco Alexandre B. Lagman. Ah, si Governor Lagman. Mm. Ano hong ikinaso ninyo? Direct bribery and graft po. Direct bribery and graft. Anong batayan niyo sa final yung kaso na yun? Meron po akong isang katutak na deposit slip na natatanggap niya. Dinideposit sa personal account niya po nung vice governor pa lang siya. Kayo ang nagdi-deposit? Ikaw mismo, Kap? Tao ko po. Oo. Ako po ang nagdi-deposit, pero binibigay po sa akin yung lahat ng deposit slip. Sa kwenta ko po, umaabot ng mahigit 8 million po yung matanggap niya, ni vice governor siya. Mm-hmm. Weekly po yun. Para saan ho yun? Ba't kayo nagdi-deposit ng pera sa kanya? Bali po, nag-usap kami noon, pag upo niyang vice governor, na kung pwede raw, may share din siya sa illegal number games na nag-ooperate sa Albay. Kilala ko po yung bankero noon, kaya ako po yung nag-facilitate. Ako po yung pinagkatiwalaan niya na mag-collect sa bankero. And ako din po, yung tao ko po ang personal mismo nag-deposit dun sa personal account ng Governor Greg Lagman. Personal account? Mga ano? gaano katagal po ito, itong nag-deposit? 3 years po, Katunying and Kajeri. 3 years? Three years na gaano kadalas kayo mag-deposit? Weekly po. Walang palya po yun. Weekly, magkano po din i-deposit nyo every week? 60,000 weekly po. 60,000 weekly. Yun po ba ang, budget sa kanya o ang binibigay sa kanyang share nung operator, waiting operator? Okay. Yun po, binibigyan talaga siya ng share kasi bilang presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan, takot yung financier, yung bankero na baka magpapasa siya ng resolution na i-stop yung operation ng illegal number game. Actually, yun po sana susunod ko itatanong, bakit kailangan bigyan yung vice governor? Vice governor lang naman siya. Mm. Oh, yun pala yun. Oh. Mm. So 60,000 sa vice governor, ang governor. Nakaupong governor, magkano? Ay, actually po, sabi ko na nga, natanong din niya ng iba, wala po akong alam pagdating sa gobernador kasi wala po akong proof or sa ibang politiko sa PNP na tumatanggap sila ng payola sa illegal number games. Uh-huh. Meron lang po talaga dito sa gobernador ng Albay. Bakit po? Very close ba kayo dito kay Governor Lagman? Magkabrad po kami sa isang fraternity. Tsaka before po siya nag-run na vice governor, lagi po yan na nasa barangay ko. Kapitan pa po ako noon. And yung barangay ko po ang pinakamalaking barangay halos sa buong Albay. Sino po ang nag-initiate? Siya po ba ang nagsabi na, "Oy, ikaw na ang bagman ko, ha?" Ang bagman ko. Nagkusa lang yung operator na, "Oy, bigyan mo naman si governor, vice governor." Opo, siya mismo po ang personal na kausap ko. And siya din po yung mismo yung personal na nagbigay sa akin ng account number niya. Nung siya ay governor na, nagtuloy-tuloy ba yan? Actually po, before siya umupo, nag-SDL na po yung Albay, small town lottery po Katunying Kajeri. Opo. But, nakakatuwa nga po kasi kung hindi ako nagkakamali, 2 weeks ago, pumunta po siya sa opisina ni General Dizon, ang aming regional director ng PNP. Mm-mm. May dala po siyang French National, a certain Charles, may picture po ako, na nakikiusap siya na kung pwede ibukis or gawing illegal yung operation ng SDL dito sa Albay. Mabuti na lang po at loyal yung ating regional director, si General Dizon, hindi po siya pumayag na gawing illegal yung operation ng SDL dito sa Albay. Mm-hmm. Okay, ang sabi nyo, kayo ang sa loob ng 3 taon, kayo ang nagdi-deposito, iniuutos ninyo sa tao nyo ng pera sa personal account mismo ni Governor Lagman. So at dati kayong mag-brand kayo, close kayo. Ano ho nangyari? Ba't kayo nagkaroon ng falling out? Actually, nung umupo siyang governor, tinanggihan ko yung mga invitation niya kasi gusto nga ako niyang maging part pa ng mga illegal na operation sa Albay.
And nung hindi ko po tinanggap, siniraan niya kung kani-kanino mga kaibigan namin na hindi daw ako dapat pagkatiwalaan. Mm-hmm. Kasi during his term daw po as vice governor, sinablak siya, hindi ko binibigay yung mga obligasyon sa kanya. Mm-hmm. And by mga parang binubuko, parang binubukulan niyo, ganun. Silip, hindi ako patatahimikin. Oh. Kaya nakikitan mm-hmm. po akong dalhin sa legal, nag-file po ako ng kaso sa ombudsman. Teka muna, ito'y tapatin nyo kami, no? Kung 60,000 nyo ibinibigay kay vice governor, magkano sa inyo? Actually po, binibigyan lang akong konti nung bankero. Magkano po yung konti? Sa courier lang. Magkano po yung konti na yon? Konti lang po yon. Ang layo po sa share na natatanggap niya. Hindi, andito naman na tayo. At, binanggit nyo yung 60. 60. Binanggit nyo yung 60. Magkano yung sa inyo? Eh, actually po, walang fix sa akin kasi nagde-depende minsan nun sa ingreso. Hindi pare-parehas. Hindi na lang po ng tao ko yun. Oo. Pero ito kapitan ha, ang sasakyan ninyo eh mamahalin. Ito'y suburban na SUV, mamahalin ito kapag nag-bulletproof pa, eh lalong mahal ito. Katuning and Kageri, alam po dito sa probinsya ng Albay na may mga negosyo po tayo. Before pa po ako naging kapitan, may marami po tayong negosyo. Ano po ba negosyo ninyo? Eh nung dati po, nagbabayan sila ko ng mga sasakyan talaga. May dating may travel agency po ako, may mga farm, may resort po. Mm-hmm. So hindi kayo involved sa hindi kayo wala kayong negosyo ng weteng o sugal? Ay, hindi po. Hindi po ako nagnegosyo mismo ng weteng. Yun lang po talaga. Nag-facilitate lang po ako na makuha ni Governor Lagman yung share niya. Oo. Eh matindi ito, dati kayong magkakilala, magkaibigan at sabi niyo personal account pa ni Gov yung dinod. Sa pangalan ho niya mismo, hindi kamag-anak o hindi yes. Kung sino man. Yes po, pangalan niya mismo. Pangalan po niya mismo. So ano 'yun? Ebidensya 'yun ng kumbansero. Oo. Eh yun po bang nagpapadeposito na bankero kanyo ng wedding? Eh kayang o kaya willing na mag-testify tungkol dito sa sinasabi ninyo? Actually po, Katuning and Kajer, medyo malas-malas lang po kasi last December patay na po yung bankero. Pero makikita po dun sa denomination ng deposit slip, imagine minsan mga 2,000 pieces na 20 pesos, 1,000 pieces na 50 pesos. Talaga na galing sa wedding. Galing sa wedding. Talaga yung dinideposito. Okay. So ang paniwala ninyo eh dahil diyan sa pinail ninyong kaso na yan sa dahil sa pagsasalita ninyo, pagbubunyag ninyo, kaya kayo inambush. Opo, kasi wala po akong kalaban. Wala po akong atraso sa kahit sinong tao dito sa probinsya ng Albay. Opo. Okay. So sa ngayon po ano status? Kailan niyo ba na-file sa ombudsman yung kaso? February 23 po. Aha. Bala ko nga pong lumuwas ng Manila kasi para personal ko pong ma-follow up kung ano na status ng kaso kasi may prayer po ako doon na pending investigation sana masuspindi na muna kasi hindi po talaga tumitigil sa paggawa ng illegal na mga negosyo dito sa Albay. Opo. Okay. Oh, yun lang, mag-iingat po kayo. Ito naman ay nakasulat na lahat ano, may affidavit kayo. Hindi, by the way, ano pa lang update? Ano sabi ng pulisya ni General Dizon? Actually, until now po, hindi pa tapos yung investigation ng PNP kasi medyo mga marunong talaga po yung nagtrabaho. Ginawa nila execute nila doon sa isang lugar na talagang turbada, mabilin, intersection, and wala man lang CCTV. Mm-hmm. Mm-hmm. So wala pang update ang PNP? Wala silang lead o wala silang person of interest ganun, na ina-update kayo bilang kayo ang victim? Wala so far ngayon po. Wala pa rin talaga. Hindi pa talaga sila tapos. Opo. Okay, ito na yung last question. Meron pong allegation na ito'y ambush me. Ano po sagot niyo ron? Alam niyo po, Katuning and Kajeri, sabi ko, ito, hindi ko pwedeng gawin to na bigyan ko ng stress ang sarili ko and ang pamilya ko, lalong-lalo na po na nanay ko na lang ang natitira, may sakit and matanda na, para gumawa po ng drama na ganito. Imagine po, the morning mismo, after nung ambush sa akin,
pinalabas ng mga media sa kabila, ng mga tao nila, na ambush me. Eh sabi ko na, una pa kayo sa PNP. Saka pangalawa po, sabi ko, meron bang ambush me na halos 17 to 20 bala yata yung tumama sa sasakyan? Sino bang papayag na Barlinta M16 nandun ka sa loob? Alokohan. Kaya nga po sina-challenge ko sila. Kaya sabi ko yung mga nagsasabi, sa makaibig kayo ng bulletproof, iparatrap din kayo ng M16. And pag malas-malas po, may mag-penetrate na bala, huwag po sila mag-alala. Sagot ko ang burol at libing nila. Oh, yan po yung mga alibay ng kabila. And nung nakaraan na, ang sinasabi na naman nila, in connection, kasi tatakbo daw akong gobernador sa next election. Okay. So bukod dudo sa sinampan nyo sa ombudsman na bribery, meron pa ba kayong planong kasuhan naman na may kinalaman dyan sa ambush? Ay, opo. Once matapos po ang final investigation ng PNP, hindi po natin pwedeng palampasin to. Opo. Okay, Kapitan, makikibalita kami sa mga development sa inyo. Salamat po. Ingat po kayo. Opo, maraming salamat po, Kadir and Katuning. Thank you. Si dating Kapitan sa Daraga Albay, Alwin Nimo, na nakaligtas sa ambush. Kontak din natin si Governor Lagman. Ano ba ang full name ni Governor Lagman? Dati yan dito sa QC, di ba? Oh, dati siyang konsihal dito sa QC. Taga-Albay naman talaga yung lahi nila. Nila Congressman. Anak siya ni Congressman Edsel Lagman. Si Edsel Lagman din ang pangalan niya. Edsel pero may Greco. Greco. Congressman, Governor. Si Governor Edsel Grex Lagman, tatawag po kami sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH, pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 3 ng Abril 2024, narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 2 bangkay ng lalaki natagpuan sa loob ng isang sementadong drum sa Camarines Norte. Paggamit ng cellphone ng mga pulis habang naka-duty, ipinagbawal ni PNP Chief Marbil. 2 bayan sa Marinduque na sa ilalim ng state of calamity dahil sa mataas na kaso ng rabies. Ang payo ng DOH sa mga kababaihan, magsuot ng cotton panties sa harap ng nararanasang cotton. Matinding init ng panahon. Cotton panties. Panty pero cotton. Cotton, oh. Yun. Election period para sa 2025 elections, maagang ipatutupad ng COMELEC. ECC application sa regional level, sinuspinde ng DNR. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing Balita! Alas 7.15 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, 2 bangkay na biktima ng salvaging ang natagpuan sa loob ng 2 drum na nakasimento pa sa ilog ng Labo, Camarines Norte. Sa report ni RH18 Roel Saldico, isang mangingisda ang nakapansin sa 2 drum kahapon ng madaling araw ngunit hindi niya ito pinansin. Pagbalik nito kinaumagahan sa lugar, dito na niya napansin ang nakalawit na ulo habang nakasimento ang kanilang katawan sa drum.
Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya sa bangkay ng dalawang biktima na may mga palatandaan na pinahirapan muna bago pinatay. Hoy mga pulis, makinig, makinig, makinig! Mahigpit na ipinagbabawal ng bagong PNP Chief Romel Marbil ang paggamit ng cellphone ng mga pulis habang naka-duty. Sinabi ni General Marbil na meron namang radyo na maaaring gamitin sa komunikasyon habang naka-duty ang mga pulis. Ayun na. So walang pwedeng palusot. Tinatawagan ko si Hepe. May radyo pala. May radyo. Na pwedeng gamitin. Becky 1, Becky 2. Becky 1. Radio base. Radio master. 2-5. So wala. Bawal ang cellphone. Walang lusot. So kailangan iwanan ang cellphone sa locker pag naka-duty. Baka naman ito kaya mahigpit na maipatutupad. Medyo mabigat itong order ni General na to. Bagamat maganda to sa unang pakinig, pero medyo mabigat ito, kumbachero. Eh, tingnan natin dahil paano kung sasabihin ni Mrs. Kanina pa kita tinatawagan. Yun nga yung sinasabihin ko sana. Sino ba mas siga? Si Chief PNP o yung Mrs.? Si Commander. Layunin daw po ng kautusan ng bagong PNP Chief na mas mabigyan ng atensyon ng mga pulis ang pagtupad sa tungkulin tulad ng pagtugon sa krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusa ng bansa. Marami anyang pulis ang hindi nakakatupad sa tungkulin dahil busy. Ayun. Sa pagpe-Facebook, pagti-TikTok at nanonood ng video. Ayun. Totoo naman 'yan. Yung lalo pa pag nasimulan mo, ako rin minsan pag nabuksan ko, nagtutuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Dahil sa may algorithm nga, sunod-sunod, papakaiba. Iba't ibang video. Ikaw pa naman, pag may nakita kang nakahubo, may sunod-sunod, puro nakahubo na yun. ganun. Kaya nga pala, meron palang ganun. Ayan, pinapanood ko lang naman yung mga shooting-shooting niya, kumbachero. Yun nga. Kasi nga, sunod-sunod, yun na lumalabas. Hindi, ako naman, pinapanood ko yung video ni Congresswoman Garin. Sunod-sunod na, puro nakahubo na yun. Wala ng panty. Ayun. Ayun na nga. Tapos, yung mga polis mismo na sila mismo nag-TikTok. Lumalabas-labas sa nagbibideo-video. Tama yun. Kumbachero, dapat nga meron din policy dyan ang PNP. Yan. Tingnan natin kung paanong i-implement ito ng PNP. Bawal ba talaga na humawak ng cellphone ang mga polis habang naka-duty? Yan ang titingnan natin sa mga susunod. Sa ibang balita, isinailalim sa state of calamity ang dalawang bayan sa Marinduque dahil sa dami ng kaso ng rabies. Tinukoy ang mga ito ni Provincial Veterinarian Dr. Josue Victoria ng mga bayan ng Buac at Buenavista. Sinabi ni Dr. Victoria na dalawang tao na ang nasawi at 89 ang kaso ng rabies sa mga aso sa lalawigan. 6 na baboy naman, 2 baka at 1 Philippine deer ang naiulat na tinamaan din ng rabies sa Marinduque matapos makagat ng infected na aso. Yun ang problema, no? Pati baboy at baka. Paano kung namatay yung baboy, yung baka, bawal nang kainin yun. Hindi na dapat ibenta yun. Hindi na pwede yun. Dapat babantayan Pistina din yung mga yun, nagbebenta ng mga karne. Ano? Magiging double dead na yun. Yung kayang rabies na yun, nakakadagdag yun sa ano. Bukod sa double dead, yung rabies kaya nun na nananatili sa katawan habang pag nakain mo, di ba? Hindi, kaya nga bawal kanya, bawal pakain. Kaya nga. Kaya nga. Mahigpit ang kanya dyan. Dapat mahigpit ang ano dyan. Ang ano ba yung ano natin? Yung NMIC. National Meat Inspection Commission. Service na ngayon yan, NMIS. Yan. Sinabi po ni Provincial Veterinarian na dumarami ang mga asong gala sa kanilang lugar matapos pakawalan nung pandemya dahil hindi maalagaan. Ayun, ako. Inayuhan ng DOH sa mga kababaihang magsuot ng cotton underwear sa gitna ng nararanasang init ng panahon. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, ito ang pinakamainam na gawin kung ayaw magtanggal ng underwear sa bahay gaya ng payo
ni Iloilo Congresswoman Janet Garin. Sinabi ni Rebosa na may batayan naman ang payo ni Garin lalo't delikado sa fungal infection gaya ng candidiasis ang private area ng babae kapag mainit. Inimok naman ni Health Undersecretary Maria Francia Laksamana ang mga babae na gumamit ng feminine wash para mapigilan ang anumang fungal infection. Susunod! Dito po! Alamin natin ang iba pang mga ginagawang pamamaraan lalo na sa eskwelahan sa init ng panahon. At sino itong aktres na umaapaw pa rin sa asim? Baba. Maapil pa rin sa mga lalaking halos anak na lang niya. Aba, matinding asim nga yan. Ano? Eh, grabe, baka pwedeng maipangsinigang yan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Bangunahing Balita. Alas 7:22. This time check is brought to you by Alas 7:28. Tuloy ang mga pangunahing balita. Aagahan na ng COMELEC ang election period para sa nalalapit na 2025 elections. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na unfair kung ituturing lamang na kandidato 5 buwan matapos nitong mag-file ang ng Certificate of Candidacy. Dahil dito, aagahan na rin ang pagpapatupad ng election gun ban, pagpapakalat ng checkpoint at pagbabaklas ng mga posters. Babala ng COMELEC, ituturing na silang kandidato sa oras na mag-file ng COC na arangkada naman sa unang linggo ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Pagka po hindi natin ginawa yon, aabusuhin po eh. Oh, lalo na no, may yung amikayang kandidato, lalo na yung madaming perang kandidato. Unfair naman po doon sa mga kandidatong walang kakayanan, halimbawa. Kaya at ayaw po natin maging inutil naman. Isipin nyo, from October, November, December, January, ang COMELEC ay walang gagawin na hindi kami sasabihin namin. Hindi pa naman kandidato yung mga yan eh. And therefore, hindi natin pwedeng galawin. Yung mga posters, tarpulin, hindi natin pwedeng patanggal yan kasi hindi pa naman sila kandidato eh. Si COMELEC Chairman George Garcia. Sinuspende ng DNR ang lahat ng aplikasyon sa Environmental Compliance Certificate para sa mga proyekto sa protected areas sa buong bansa. Pinarerepaso at pinabubusisi din ni DNR Secretary Tony Yulo Loizaga ang mga naisyong ECC. Ayon kay Loizaga, dadaan din sa pagbusisi ng Environment Management Bureau sa Central Office ang lahat ng bagong aplikasyon para sa ECC. Ginawa ng DNR ang hakbang dahil sa kontrobersyal na pagtatayo ng Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills. Alas 7:30 ang ating oras. Nasa linya natin si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mukhang merong isang ospital doon, kumbatsero. Ano kaya ito? Ipapasara? Papasara. Aha. Mayor Wes, magandang morning! Si Kajerry at si Katunying po. Magandang umaga po, Katunying at Jerry, at isang mainit na umaga sa ating pong sumasabaybay ng ating programa. Mainit, mainit din mainit. Kasi Valenzuela eh. Oo nga. Eh, mainit daw ulo ninyo, Mayor, dito sa isang ospital, ano yun? Ace Medical Center. Bakit ho ba? Yes, Ka Jerry, mainit na nga yung panahon, ay talaga pang pinapainit pa ang ulo ko dahil po 2 biktima ang lumapit po sa aking tanggapan at yung isang biktima po ay dahil pong hindi ho nakalikom ng kailangan na bayaran, no, para sa kanyang namatay na asawa ay dinetain po ng 5 oras. Ay, so, at a few weeks after lang, no, different incident po ito, ay may isa na naman biktima na lumapit po sa aking tanggapan na nagpapasaklolo. Dahil po 3 araw, imagine nyo po, Ka Jerry, Katunyi, 3 araw po na gutom na gutom, illegally detained inside sa Ace Medical Center. Paano hong detention ang ginawa nila? Hindi lang pinalabas sa kwarto, sa hospital room, o meron talaga silang detention cell? Well, Ka Jerry, mamayang 10 o'clock, meron po kaming press con at haharap po kasama ko ho ang
ang mga biktima. At ayon po doon sa ipapakita ho namin, magre-report po yung kapulisan na naging ka-partner ho natin dito sa kaso nito. At ipapakita po yung CCTV footage, no? Meron po silang parang maliit na security room kung saan po andoon ang internal security po ng hospital. At doon lang po sila dinetain illegally against their will, no? Yung unang kaso po, 5 oras po yun, so doon lang siya, nakaw po. Pero mas maluba po yung pangalawang kaso, no? Ay ito po ay tumakas na lamang ho, no? Trinay niya tumakas. Dahil makikita natin sa incident na pinagbilinan mismo ang mga security guard, no? Na wag palabasin. Nag-shifting po yung security guard, binilinan ulit na wag palabasin, i-detain. At makikita rin sa CCTV na nakiusap po yung second victim natin na kahit kung pwede hong lumabas lang at kumain sa nearby restaurant, hindi pa rin po pinayagan. Ay pambihira yung mga tayo, nakakainit nga ng ulo. Hindi man lang binigyan ng pagkain at tubig. Wala po. According sa CCTV nakita ko, wala po ako nakikita dong mineral water o pagkain man lang. Magaling na lang po yung second victim. Siya po'y tumawag ng kanyang kasamahan sa simbahan po para magsaklolo at itinuro po sa kanya na merong fire exit po doon sa gilid. Pero tatlong araw ho ito. So ayon sa ating batas po, sa ating Republic Act 9439, no? Meron tayong batas pa ukol po sa anti-detention. Pag ganito pong tatlong araw na this will fall on serious illegal detention na kaso. At doon po sa 5 hours, slight illegal detention. Grabe. Kaya po, katunyig sa init ng dugo ko na ginagawa ito sa kababayan natin, ay hindi ko pong napigilang samahan siya mismo sa fiscal para ho mag-file nitong kaso nito. Para ho, isang mensahe po sa mga private hospital natin, how serious itong bagay nito. Grabe po ito. Ang totoo nun, ang iniisip lang namin kanina, Mayor, baka kako nasa kwarto sila, yung kwarto kung saan sila naka-confine, tapos ay hinihintay lang na may makatulong sa kanila para makapagbayad o ano, may promissory note. Noon pala, inilagay sila sa security. Parang detention cell nga yun. Yes po, continue linawin ko lang, no, na kasi ho namatay na po yung pasyente. So in two incidents patay na po yung patay pasyente. Pareho, so kumbaga tinatawag ko po itong kaso nito na palit ulo sa loob ng pribadong ospital. So meaning po hindi ho sila na sa loob ng hospital room dahil ho patay na yung kanilang kamag-anak. Ito po mga kasama pinapunta sila sa accounting office para magbayad. At mismo po yung accountant pa ho, mismo po yung collector ang nagsasabi na dapat magpalit ulo. Mismo pong sasalaysay nila, lumabas po ito sa kanilang bibig na kailangan habang sila po ay naghahanap ng pambayad. Siyempre po, naghahanap ng pera. Gusto lumabas para maghanap ng pera. Ang sagot naman po, kailangan may kapalit na kamag-anak. Kaya po yung isang biktima, ginawa niya naman ho yun. Nagdalasan ng kamag-anak. Akala niya, kasi yun ang patakarang, kailangan sumunod para ipalit ho. At naghintay doon ng ilang oras at ilang araw. So yung dalawa hong na-detain, ano hong relasyon doon sa dalawang pasyente? Yung isa po asawa, yung isa po ay kapatid niya ang namatayan. So pinalit kapatid. Lang siya, kumbaga, magkapatid. Parang yun siguro, yung pinaka... Collateral, ano? Para tao. Garantya na may babalik upang tubusin. Eh karaniwan yung iba, nangyayari, hindi mo mailalabas yung bangkay. Hanggat hindi bayad. Ito, bukod sa bangkay, may buhay pa. Mayor. Opo. Alam niyo ka, Jerry, kaya ho ako nagulat sa kaso nito at magkahiwalay ho ito, hindi sila magkakilala na parehong pumunta lang sa mayor's office sa City Hall. Dahil usually po, sanay na tayo ho na nakakarinig tayo ng storya na i-withheld yung death certificate. Ayan, example, hindi mo malalabas yung cadaver. Yes. Kung hindi naman, may promissory note kang na sasignan, no? Pero ito po, first time ko pong narinig
na mismo sila bibig nila lumalabas na kailangan may kapalit ka na ulo. Uh-uh. Tawagin mo hindi o kung sino man yan, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lumabas ka, kumuha ng pera, pero kailangan may kapalit. Alam nyo, katuning ang bigat sa loob ko, no? Na marinig ito dahil unang-una namatay ang kanan, nagluluksa ka, no? Asawa mo namatay. Mm-mm. Pangalawa, naghahagilap ka pa ng pera. Alam naman po natin yung mga private hospital na yan, ang mahal po ng charges. Mabuti ho kung libre ito. Binigay nyo na libre tulad po sa hospital namin sa Valenzuela Emergency. Ito po, mataas na yung rate. Supported siya ng DOH, supported the PhilHealth, supported po ng DSWD o kung ano man ang mga national agencies. Hindi naman po libre ito eh. Pero ganyan pa ang customer service po na ibibigay nila sa ating kababayan. So para pong talaga pong nakakaawa na pag nakita ho natin, maghahagilap pa ng pera. Yung isang victim number one ay umutang pa ho, tumawag pa ho sa isang kamag-anak sa abroad para lang ho makautang at malikom. At sa totoo ho, malaking amount po yung nadala niya. Pero kulang pa ng konti. May balance pa siguro 100,000. Pero despite malaki po ang naidala niya na 50,000 or more doon po sa accounting office, hindi pa rin pinayagan po lumabas. Oo. Eh, may nakita naman na nila yung intention eh, na gumawa na nga ng paraan eh, no? Teka muna, ano pong status ngayon, Mayor? Well, gaya po na nasabi ko po, ang City of Valenzuela po, nagbigay tayo ng free legal assistance. At kami po ay kasama po ng... it's a joint effort naman po, Katunying, Kajeri, hindi lang naman ho ako. Humingi tayo na tulong sa kapulisan, sa mga lawyers ho natin. At sabay-sabay po namin finailan po. Nauna po, a few weeks ago, before ng Holy Week pa, nauna pong finalan natin yung slight illegal detention. Sumunod naman po itong serious illegal detention. Ito po siguro, Mayor, matanong ko lang. Kung nangyari po ito, magkasunod na incident, halos parehong-pareho ng scenario, ng modus, eh kailan pa kaya nila ginagawa yan? Ilan pa kaya ang mga na biktima nila, quote unquote? Katunin ka, Jerry, kaya nga kung mamarapatin lang po, ay gusto ko pong kunin yung pagkakataon nito na manawagan sa aking mga kababayan. Tingin ko po, marami pa ho itong ganitong scenario. Ayaw lang magsalita. Alam niyo, iba ho namatayan, move on na lang po, wag na iba ho ayaw na ng gulo. Pero nais ko pong ipatanda sa aking mga kababayan na illegal po ang ginawa ho nila para na lang rin ho yung kidnapping. At yan po ay according to our revised penal code ay may 40 years imprisonment. Kaya po nananawagan ho ako, siguro mamaya ho pag i-Facebook live ko na lang po at ipoposo natin ang magiging press con namin mamaya. Please. Ay siguro ito po ay panawagan na lumapit po sa aking tanggapan ang mga biktima po ho na mga private hospital sa Valenzuela at tutulungan namin ho siya, bibigyan ko ho ng libreng legal aid, libreng abogado. At katunyay ka, Jerry, hindi lang po legal aid ang sinuport po natin. Nagbigay rin po tayo ng psychometrician at counseling sa dalawang victim ho dahil ho grabe po yung pinagdaanan ho nila. Opo. Alam niyo po ay talaga pong yung isa ho kasi si victim number 1 yung kanyang yung namatayan po ng asawa. Ito po alam niya yung karapatan niya. So ang una po tumakbo siya sa opisina ko, pangalawa tumakbo siya sa police station no sa aming headquarters. Opo. Pero ang ibang kababayan ho natin hindi ho alam yun, ang kanilang karapatan kaya po doon, ako po ay nananawagan na lumapit ho sila para ho ma-explain ko rin sa kanila mismo kung ano po yung karapatan nila at illegal po itong ginagawa ng mga private hospitals natin. Mayor, panghuli na lang, magpa-file ng kaso yung mga pamilya ng victims at tinutulungan ninyo. Pero kayo mismo sa City Hall, ano hong pwedeng sariling hakbang ng City Hall sa ospital na ito? Sa tingin niyo pwede niyong gawin? Well, unang-una, Jerry Katunying, meron po tayong, sa totoo, may batas na ho kasi ho tayo ngayon ng RA 9439. Pero naisip ko po, mas papalakasin pa natin by having our own ordinance on anti-detention, no? Pero dito po ang kaibahan natin sa anti-detention natin na ordinance
kung kayo ay nakasuhan, hindi ho pwede na lang yung security guard ang respondent sa kaso. Hindi ho pwede na lang yung empleyado. Dapat kasama po ang, at the very least, the president and CEO of that hospital or the owners of that hospital, no? Pangalawa po, isasama natin sa ordinance ang suspension po ng business license nila, no, to operate. At pangatlo po, a maximum po na administrative penalty of 100,000 po para ho sa hospital, no? Opo. So ito po ay dinedraft na ho, at hopefully by next week ma-file na po sa tulong ng aming sanggunian para ho lalo pang maproteksyonan po ang mga kababayan ho namin, at kami rin sa LGU ay makakilos din na mabilis ho sa mga ganitong mga kaso. Mayor, pero ito, tinitingnan ko yung again, meron po tayo Republic Act 9439 ho, so it already prohibits. Tingin ko ito mabigat na, at alam na po ito ng mga pribadong hospital dati pa. Mayor, tinitingnan ko po itong kwan, itong mga itong Ace Medical Center. Kung pala to eh. Marami pala to. Hanggang sa Mindanao pala meron ito eh. Ito tinitingnan ko, meron pa sa malawak po pala to. Eh, nai-imagine ko kung nangyayari to sa Valenzuela, malamang baka eh meron din sa iba. Ano kaya ito, policy ba talaga to ng hospital? Napakasama naman policy nito. Mayaman naman sila. Hindi, mayamang hospital. Hindi makatao yung ganyang trato. Well, Ka Jerry at Ka Tuning, alam nyo ho, ang blame hindi lang ho dapat sa hospital eh. Actually, para sa akin po, dapat po ang mga security agency ho natin ay hindi ho tumata yung goons ng hospital. No? Ang trabaho ho nila is to secure the premises, pero hindi ho nila, dapat maalala ho nila na hindi ho nila trabaho na mag-detain ng tao, no? Ang nagulat ho ako dito, kasabwat kasi ho ang security agency. Kitang-kita po sa CCTV na mismo sila po ang naging goons ng Ace Medical Center. So dapat po siguro ay reviewin ho natin yung mga kontrata, licenses na binibigay as protective agency ng Camp Crame at the training ng ating mga security guard. No? Hindi naman ho lahat ng security agency ay ganyan. Pero ho, dapat ma-remind sila ho na ang loyalty ho nila ay sa trabaho nila, ang loyalty ho nila ay sa taong bayan na kanila pong sinaserve. At kung merong mga ganitong insidente, ay wag naman ho sila sumunod sana, magsumbong po sa kapulisan. Kakaiba po itong pangyayaring ito, Mayor, kaya susubaybayan namin ito. Salamat po sa inyong oras. Thank you, Mayor. Mayor West, thank you po. Opo, 10 o'clock ho ang press con ho namin, Ka Tuning at Jerry. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mayor West Gajalian ng Valenzuela. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZR Reach. Bagunahing balita. Kakaiba yung natutunan ng ospital na yan, ano? At marami pala yan. Marami. Ito, meron sa Quezon City, meron sa Pateros, meron sa Valenzuela, Mandaluyong, Maliwag. Dati nagbebenta lang ng mga gamit yan pang pambahay. Hardware. Iba yun. Hardware pala iba yun. Iba yun, kumbachero. Kakaiba yung natutunan nilang yan. Hindi, sobrang... grabe yan. Grabe to. Akala nga natin na isang simple, katulad din ng mga dating nagiging problema. Apparently, para siyang modus eh. Oh, at kung maaaring tama ka, kumbachero, baka sa ibang mga branches niyan, may mga ganyang insidente rin. Sa mga nagiging pasyente ho ng Ace Medical Center, ayan, si Mayor Weso ay may panawagan may sa inyo. May similar experience po kayo. Eh, lumantad na kayo, magsabi na kayo at nang ma-address na ito. Hindi lang ho yung branch na yan, sa pati sa mga ibang branch, at kung yan ay policy nila, napakasamang policy noon, kumbachero. At hindi lang yung security, hindi lang yung nagpapatakbo ng operations ng ospital ang dapat managot diyan. Yung may-ari na mismo, may-ari na. Alam mo, kumbachero, nauunawaan naman natin na ang ospital ay negosyo yan eh. At kailangan naman silang mabayaran sa pananagutan ng pasyente o ng pamilya ng pasyente. Pero para gawin mo ito, eh hindi siya makatao, kumbachero. Tama si Mayor dun eh. Yung isa pong namatayan, nagdadalamhati yan, lito yan eh. Kaya nga, nalilito, sasamantalahin mo pa. Oo, nalilito tapos biglang ganun, palit ulo. Si Mario, si Pusta, parang ganito, dali mo muna yung anak mo dito. Parang ganun ang dating eh.
Anak ng bakang dalaga. Ano yan, natutunan na yan. Ang init ng panahon. Ay, lalong nakapagpapainit ng ulo. Diyan sa QC, meron daw mga ayaw. Ayaw ng, totoo ba ito? Ayaw ng suspension ng classes nung iba? RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying at Jerry, bagamat maraming mga guro nga ang paboro na nanawagan na sa Department of Education na pag-aralan ang pagsuspende sa face-to-face classes tuwing umiinit ang panahon, ilan nga sa mga nakausap nating magulang dito sa Quezon City, hati, isa na sabing diskarte. Paliwalag ni Tatay JR dahil pang umaga din naman ang kanyang estudyanteng kinder. Hindi ganoon kainit ang schedule kaya pwede nang papasukin sa eskwela si Chikiting. Pero aminado siyang magbabago itong kanyang pananaw kung magtatagal ang pasok ng kanyang anak ka, gaya kung aabot ito sa tanghaling schedule para naman kinanay Anita. Pabor siyang dalhin sa bayang output ng kanyang mga anak kapag sobrang init ng panahon dahil baka hindi kayanin ng mga bata ang papalalim pang summer o yung hot and dry season. Pero sabi ni nanay ni Anita, kapag nasa bayang kanyang anak ka, wala rin naman itong ginagawa o hindi rin naman ito napupukol ng maayos sa kanyang asynchronous classes. Yan ang ilan sa porsyon ng mga magulang dito sa Quirino Elementary School, isa sa mga malalaking pampublikong paaralan sa Quezon City na matatandaang nagpatupad ng distance o asynchronous classes kahapon. Ngayong araw, balik na sa face-to-face ang pasok ng mga estudyante rito. At wala na rin ang Metro Manila sa mga lugar na may projection ng pag-asa na baka umabot ang heat index ngayong araw sa higit 40 degrees Celsius o sa danger level. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. 12 minutes before 8, sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, ang tanong! Magandang morning pala kay GM Jay Santiago. GM? Ng PPA. Nasa 2 million pala kung batsyero yung pasahero dumaan sa mga ports natin itong nakatakot-takot. Ayun talaga. Mabuti na tinatangkilik na ng ating mga kababayan talaga ang vapor. Ayan, oo. Tama naman. Isa ring magandang mode of transportation yan. Kuyang Els Bartolome, magandang morning! Napansin din niya yung Suburban na bulletproof ni Kapitan. Yayamanin! Sabi niya, yayamanin si Kap. Pare-pareho kayo nang napansin eh. Si Kuya Joel Sarignaya din. Kuya Joel Sarignaya ng Imus. Aba, tol, yayamanin niya na. Talaga naman. Ang tanong, asaan si Sherwin Alvaro? Go, 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 Sherwin! Sherwin! Yes, Anthony and Jerry! Pero ito ha, you will, di mo kami maloloko. Wow, nga no. Pero ito malakas na nakikinig sa Deezer Radio ng umaga. Kanahuli natin dito may barangay 183 sa May Villamor, Pasay City. Ito pa. Well, sadali papakita ko lang yung ano ha. Yung radio ayun. Ayun no. Ayun, transistor radio. Transistor radio dito yan sa harap ng anong street point? 1029. 1029. At pangalan niyo, tata? Rene Datugan. Tatay Rene. Si Tatay Rene. Rene mekaniko. Mekaniko ng aeroplano ng Philippine Air Force. Oh, abo, matindi. Matindi, ha? Milyamor. Tama ho ba, Tatay Rene? Opo. Opo. Oh. Matindi pala. Kapag yes, aircraft, yes. Kay aircraft Opo. Mekanik, eh, bigatin ka. Di ba? Bigatin. Nahihiya si tatay. Tatay, ano paborito yung pinakikinggang programa tuwing umaga sa dito? Kay Anthony Taberna at saka Jerry Baha.
Dos por dos. Ayun, dada rin eh. 1,000 pesos yan. Yay! Anong gusto mo na papapogi? Siyempre. Siyempre naman. Papapogi, teaser is teaser. Yay! At meron ka pang grocery bag. Yan mula sa teaser is. Kaya naman, congratulations. Maraming salamat sa inyong patuloy na pahit. Salamat sa teaser is. Maraming salamat, DCR. Kapitado na sa yung mga programa ng DCR. Ano ang sila sisimula makinigkata? Diretso, DCR lang ang pinakikinggan mula madaling araw hanggang sa drama. Ayan. Kaya naman, sa mga nais mo na lang ng 1,000 pesos, makakagalang sa DCR mas malakas promo. Aris number 6, Sherwin Bad Alvaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Parang kahit na nagkapera si tatay, parang malungkot pa rin. Na. Baliwala lang kaya tatay yung sabi pere. Siguro, ito pala si Sherwin. Pangunahing balita sa showbiz. Uy, kinukumusta pala ni Chairman Al Tengco ang mga mahilig pumitik dyan. Ay, talaga. Nakapitik ba kayo nitong holiday? Ayan, yung Pagcor Photo Contest 2024, ang tema po ay Harvest Time. Harvest Time. Tuloy-tuloy po yan, ha. Pagbutihan ninyo ang pagpitik. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Malakihan daw ang premyo. Ang laki. Ang laki ng premyo dyan. 100,000 pesos doon sa conventional category. Mm-hmm. At ilan yun? Walo. At may 16 naman na mananalo sa mobile at yung bagong category na drone category. Ayan. 50,000 yun. Kahit 16 years old pa lang, pwede na. Pwede ka nang sumali. Approve! Tara na! Sali na! Magandang dilat. Eh, sino ba ring kinagigiliwan din daw ng mga lalaking halos anak na lang niya? Aba? Sino ba yan? Antindi pa rin daw ng asim. Para pa lang si ating Annabel Tapalia yan eh. Ay, talaga naman. Kaya giliw na giliw si Kuya Toy B eh. Naiinitan ka ba, ating Annabel? Ah, hindi, naka-condo yan. Ay, naka-condo sa bagay. Malamig dyan sa kanilang condo. Sino ba yun eh? Marley Alinio, magandang morning, Marley! Yes! Magandang morning news on Visayas at Mindanao. Uy naman, tsaka nakaiingitan itong si Lorna Tolentino ng kanyang mga kaibigan dahil sa totoo lang, napakarami pa ng manliligaw nitong si Lorna Tolentino. Ayaw pag-usapan natin sa isa ni Lorna Tolentino kung sino-sino yung mga baguets na nanliligaw sa kanya. Alaga? Pero, mga baguets? Oo. Mga baguets? Parang mga anak na lang niya. Kasing edad ni JC Bonin. Oo, ang kaso, bago mamatay The Boy, Rudy Fernandez, sinabi kay Lorna na kung mag-aasawa ka, huwag naman yung parang anak mo na lang, sabi nga lang. So, sinabihan pala siya. Oo, so hindi niya magawa ngayon. At saka, hindi feel na mag-asawa muli ni Lorna Tolentino. Sabi nga ni Lorna, mas gusto niya nang mag-isa siya o kasama niya yung mga anak niya kasi mag-asawa uli siya dahil ayaw niya na ng mga problema. Sa totoo lang, ligawin at maraming mga kabataan ang nagkakagusto ng Lorna dahil una tigit sa lahat, maganda, mabait, at higit sa lahat, sweet si Lorna Tolentino. Iyan ang ating DCRH Show. Visatis News, ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Morley! Ay, magandang morning kay GM Eric Ines ng NAIA. Mabisim-bisi pa rin sila kahit na tapos na yung Semana Santa. Ang dami pa rin daw pasahero. Ganun ba? Ayos. Kaya pa rin. Baka naman may mga hindi sumabay. Sabi siguro, dito muna ako. Mauna na kayo. Mauna na kayo. Kayo magsiksikan. Ayun. Rudy Villaventura. Kumusta ba si Maring Christy Daniel dyan sa San Ildefonso, Bulacan? Yan. Mr. Jalamdang, magandang morning. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ha? Tulad ng bubong. Aba, eh, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na!
Uy, malapit na yung Manila International Auto Show, ha? Mm-hmm. At mukhang pakending-kending na naman dyan ang Cherry Auto Philippines. At pati ang mga taga-Photon. Ayan, Olor, Olor Sisimo. Happy, happy birthday, sabi ni Fatima Rom. Joe Olor Sisimo. Ayan. Nandito na po ang all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama nyo ng pamilya at ng barkada. Fuel efficient at 6-6 features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ang dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na papababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong anim na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Gusto mo bang mag-test drive? Punta na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership at para makita mo ang lahat ng features ng Cherry Tigo 5X Pro Hybrid, i-check out din ang kanilang website, cherryauto.ph. Yon! Bilis ng oras, kumbachero. Lira, parang kailan lang, no? Kanina lang eh, nag-intro lang tayo. Ang pinag-uusapan lang natin eh tungkol sa pagtitipid ng tubig at pagsusot ng panty. At ang mga lalaki ba ay kailangan ding walang brit sa init ng panahon ngayon? Kalagay ko kung ipinayo yan ni Congresswoman Garin sa mga babae. Dapat magpayo din si Ampere yan. Kailangan meron ding payo para sa mga kalalakihan. Bakit hindi ba pinapawisan yung mga kalalakihan? Oh, kaya nga. Maasim din yun. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Chilling.